Hello guys, welcome to my channel. So guys, i-review natin ngayon itong vitamins na tinitake ko ngayon. Ito yung Brojo's Vitamin C. So itong Brojo's Vitamin C, at nakapag-take na ako ng, nakaubos na ako ng isang bottle. Ayan. So ngayon, itong pangalawang bottle na to, papakita ko sa inyo, ibe-betadine test ko to, nang makita nyo yun, authenticity na o yung kagandahan nito. So, yung kasing vitamin C na to is napakaganda para sa akin. At doon din sa mga umiinom din ito, tinanong ko rin sila kung meron naging magandang epekto sa kanila o meron bang naging masamang naging epekto. So, doon naman sa mga natanong ko na ano, sabi naman nila is maganda din yung epekto sa kanila. So, na naging epekto daw sa kanila is yung regular ang naging pagdumi nila at saka doon sa pag ano nila ng air. Pag-utot nila is sobrang baho daw nung pag-utot nila. So, it means na kapag nangyari yung naging regular yung pagdumi, naging malambot yung pagdumi, at yun, naging mabaho yung naging pag-utot, it means na effective yung iniinom natin kung ano man yung iniinom natin na supplement. Kasi yun, nilalabas ng vitamin C o nung mga iniinom natin supplement, yung mga toxins sa katawan natin, na yun nagiging utot o yun nagiging dumi natin. So, ngayon simulan natin yung betadine test. Ngayon guys, bubuksan natin tong vitamin C. Kung makikita natin talagang, makita natin yung authenticity ng isang product kapag meron siyang seal for protection, for your protection. So, ngayon, buksan natin. Ayan siya. Siyempre, meron siyang cotton. Ayan. Tapos, meron din siyang silica. Silica gel. So, ayun yung silica gel niya. Ayan. So, yan. Try natin bigyan ng betadine. So, yan. So, kasi guys, ang isang supplement o ang isang vitamin C, so makikita natin ang kagandahan niya kapag yung ganitong kulay is napapaputi niya. Kasi yung ibang mga vitamins hindi pumuputi yung betadine test na ginawa ko before. So yung hindi pumuti yun, hindi ko na siya tinake. So ito kasi nakita pa lang natin sa pagganyo, pagbuhos ko pa lang nung vitamin C, nag-white na kagad siya. So yan yung naging resulta ng ating betadine test sa Brojo's Vitamin C. So ang Brojo's Vitamin C, ito ang mga ingredients niya. Sodium ascorbate, calcium ascorbate, acerola, kamu-kamu and rosehips. Ang pagkakaano ko sa kamu-kamu, ang kamu-kamu kamu-kamu leaves, yan ang galing ng Peru, yan yung wild berries ng Peru. Tapos ang rose hips naman, yan yung wild rose, yan yung buko pa lang ng ano ng rose, yan yung pinakabuko. So yan yung dinadry process, tapos ginagrind tsaka pinapatuyo siya. So yon, isasama na yon sa vitamin C. So balik tayo dun sa naging resulta nung pag-inom namin nito. So ang naging resulta kasi nito, napakasarap ng nagiging tulog ko, nagiging mahimbing ang tulog ko, at saka kapag yun nga dudumi ako, uutot, sobrang baho, sobrang malambot ang poops. So masasabi ko na very effective para sa akin to. At doon din naman sa mga napagtanungan ko kung naging effective ba sa kanila to, sinasabi nila o effective din sa amin. At ito nga pala, itong makita natin itong seal na to, itong silver na may naka-embossed din. Ito yung authenticity ng isang product. Diyan natin makikita kung original yung isang produkto. Tsaka yan din. Kita natin yan. Yung kung ano, dadagdagan ko po siya ng betadine pa. Titingnan po natin kung hanggang saan yung kakayanan ng vitamin C na paputiin. Itong idadagdag kong betadine. So, ayan, nagdagdag pa tayo. So, ayun, napaputi pa rin yan. So, imagine guys,
antioxidants. Yan yung tumi sa katawan natin, yan yung pinapasok natin sa katawan natin. Yan yung betadine na yan, yan yung tumi sa katawan natin. Tapos makikita natin pag uminom tayo ng vitamin C, siya yung naglilinis ng dumi sa ating katawan. So sana lagi tayong lagi natin iingatan yung katawan natin, lalo na dun sa mga naninigarilyo, umiinom. Ang sinasabi nila na hindi na namin kailangan yan mag-take niya kasi umiinom kami, naninigarilyo kami. Mas lalo po dapat kayong uminom ng vitamin C o ng mga supplement kasi mas kailangan malinis o mawala yung toxins sa katawan ninyo, lalo na yung nicotine, yung mga alak o ethanol na nakahalo dyan sa alak. So mas lalo po kayong dapat mag-take ng vitamin C o ng mga dietary supplement. Kapag po nag-take tayo ng isang supplement, kapag po merong masamang naging reaction sa ating katawan, uminom tayo sa araw na to o hanggang pangalawang araw, naging tuloy-tuloy yung pag-inom natin, nagkaroon tayo ng pagkusuka, pagkasakit ng ulo, pagkahilo. So ganun po, wag na po natin ituloy yung kung ano man yung iniinom natin na yun, baka po makasama pa po sa atin yun. Pero po mas mainam kung meron po tayong regular tayo nagpa-check up sa doktor. So humingit po tayo ng prescribe nila kung ano po yung mas mainam nating inumin. Pero po ang food supplement naman po, ang dietary supplement, ang dietary supplement is iniinom naman po ng isang individual yan na hindi naman po nakakasama sa ating katawan. Pero po mas maganda yung pong meron talagang recommended by doctor.